Wow, hallelujah. I'm so blessed to see each and every one of you. Muli ay tagumpay ang Diyos sa ating mga buhay. It's really it's a wonderful day. Once again, tayo'y nagkaroon ng fellowship. Ito'y gawain ni Lord. Okay, si Lord ang author nito. Amen. Siya ang may kapakanan ng pagtitipon natin ito. And of course, always, lagi natin pong tatandaan, okay, that God loves us. Amen. And the proof of that love is that cross. And because God loves us, we must priority our Lord. Amen. Palakpakan na natin siya. And once again, diba, sabihin mo sa iyong mga katabi, ang ating greetings. God bless you. Ayun, eh. Alam kahit saan tayo magkasalubong, magkakakilala na tayo, ano? Ayan ang talagang sabi nga, kapamilya. So, bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang buhay. Tama, may kanya-kanyang kwento ang buhay. Hindi magkakapareho pero medyo magkatunog yung iba, pero bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento ng buhay. Merong itong mga kwento na ito ay merong pagkakahalintulad, may common denominator. Ang common dito, lahat tayo ay may pakikipaglaban. Bawat isa sa atin ay may mga testimony. Masaya man yan o malungkot, but it's guaranteed every one of us has a story in life. Amen? Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon, ay tungkol sa buhay. At ang buhay na yan na pag-uusapan natin ay ang buhay ni Apostol Pablo. Kaya, the life testimony of Apostle Paul. Okay? So before we go to our main discussion, basahin natin muna yung ating pinaka-main text. Sa 2 Timothy chapter 4, beginning from verse 6 to verse 8. So ating pong sabay-sabay basahin. 2 Timothy chapter 4, verse 6. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Okay? I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. In the future, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved his appearing. Father God in heaven, once again, we thank you, Lord God, for blessing us through your words. Lord, I am just a vessel. But it's a privilege, O Lord, na ako po ay nagamit mo, O Diyos. Thank you so much. And also a privilege na makinig to din po ang aking mga kapatid sa oras nito. They are also just a vessels, O Lord. But since you love us and you are faithful, O Lord, you kept your promise. Mapatuloy mo kami, Panginoon, nagagabayan. Thank you so much. Once again, I just entrust everything to you. This we ask in the name of Jesus. Amen. So, ang pointers natin, amen, ngayong hapon, dapat, before we start pala, I would like to recognize si Madam Abigail. Tama po ba? Madam Abigail. Siya ang ating police woman. Sama natin siya sa pumpre kasi hindi rin madali ang kanyang trabaho. Yeah. Of course, the rest of us, I would like to recognize yan si Ate Nanay Mia, yung sa tinatawag kong tita, si Rodeline, of course, at si Adeline, si Ate Jessica, yeah, puro kilala ko. Of course, si Ate Maricel at ang future guitarist natin, si Inonoy. And of course, as goes as well sa lahat na lumalo ngayon, purihin ng Diyos. So, pagpatuloy natin, so pakita natin yung pointers natin for this afternoon. Okay, so we have three pointers. The death, appointment of Apostle Paul, the testimony of Paul, and the crown that awaits Paul. Ayan. But before we
discuss our pointers, our main discussion for this afternoon. Ibigay ko muli yung settings nitong ating talata, yung context niya. Okay, so itong second book of Timothy, this is the last letter o huling sulat ni Apostle Pablo. Okay, at itong huling sulat niya na ito, isinulat niya during siya ay nakakulong sa Roma. Ito na yung pangatlong pagkakulong ni Apostle Pablo. At ito na rin yung huli. Dahil pagkatapos ng isulat nito, later on, si Apostle Pablo ay was executed under the order of Emperor Nero. Okay? Pangatlong beses siyang nakulong, sabi ko, ang unang pagkakulong ni Apostle Pablo is mababasa yan sa Acts chapter 16. Okay, starting from verse 16, na kung saan nagpalayas siya ng demonyo diyan dahil possessed yung dalagita doon. At nagalit yung mga tao roon na pinalayas ni Apostol Pablo yung demonyo na nananaha doon sa dalagita, sapagkat yung dalagita na yun ay ginagamit na manghuhula sa lugar na yun at tumikita ng malaki yung mga nandoon. Nakulong si Apostle Pablo doon na ng mga isang araw lang. O magsiksi. Pangalawang eksena ng pagkakulong niya is mabasa natin sa Acts chapter 21 at saka Acts chapter 22. Okay, dito naman, yung pagkakulong naman niya, sinisiraan si Apostle Pablo at pinagbibintangan siya na gumagawa siya ng kaguluhan. Tumatawag daw siya ng mga hintil at pinapasamba doon sa templo, pinapapasok ng hindi pa nako-convert sa Judaism. So, dahil dyan, nakulong na naman si Pablo at medyo matagal-tagal. Okay, 2 taon at mahigit according to studies. At finally, dito nga po, once again, nakulong na naman si Apostol Pablo. Umabot ng mahigit 3 taon at kalahati ng pagkakulong na po rito. So, susumahin mo ay mahigit halos 6 years. All in all na nakulong si Apostol Pablo. Okay? At during this time, sa pangatlong pagkakulong po ni Apostol Pablo, again, nakulong siya dahil sa kanyang pagtuturo ng magandang balita. Nakulong siya dahil sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. During this time, in the month of July, in the year AD 64, ay nagkaroon po ng great fire dito sa Rome. Okay? During that time, sa Rome ay merong 14 states, total of 14 states. At yung 11 states, nasunog nung panahon na yun. Grabe, nasunog lahat. At dahil dyan, galit na galit itong si Emperor Nero Claudius. Okay? Itong si Nero, sabi niya, isinisi niya yung matinding trahedya na yon sa mga Kristiyano. Ang sabi niya, malas ang mga Kristiyano, ang sabi ni Emperor Nero. At kaya doon, naglabas siya ng utos to persecute all the Christians. At karamihan sa kanila ay ipinapatay ni Apostol Pablo. Ni Nero. Napagbitang na naman si Pablo. Kawawa naman. Okay. During those days, maraming Christians ang pinapatay itong si Emperor Nero. According to Tacitus, one of the Nobel historian sa mga panahon na yon, sabi niya, it's more than 3,000 ang pinapatay ng mga Christian at that time. Grabe, ano? Pero buting ginaubos ang Kristiyano. Of course, di ba payag si Lord? At during that time, kasamang in-execute pati yung mga ilang apostles, kagaya ni Apostle Peter, sa mga panahon na yan, pinapatay ni Nero, pati si James the Just. At later, ito nga si Apostle Pablo ay pinapatay na rin. So, from AD 64 to AD 67, mahigit, nakulong dyan si Apostle Paul, and later on, lumabas ng verdict
at obvious kung anong verdict siya ay ipapapatay. At paano siya pinatay diyan? Hugot-ulo, mga kapatid. Okay? Hugot-ulo. Okay, so dito sa sulat ni Apostle Paul na ito, ang content ng letter niya na ito, na isinulat niya, in-address niya kay Timothy. During that time, si Timothy ay nasa edad ng 15 years old to 18 years old according to studies. So, young Timothy. Si, sinulat niya yung huling sulat niya, o sabihin natin, huling habilin ni Pablo kay young Timothy. Okay? Ang content ng letter ni Apostle Paul dito kay Timothy is about sa testimony ni Apostle Pablo kung paano siyang namuhay bilang isang lingkod ng Diyos. Ano? Yung content niya, yung katapatan niya, yung mga paghihirap na dinanas niya. At sinabi niya niya dito sa pinaka-main text natin, I fought the good fight, I finished the race, and I kept the faith. Okay. So dyan iikot ang ating discussion ngayong hapon. So point one, the death appointment of Apostle Paul. Lahat tayo ay may death appointment. Ulitin ko, lahat tayo ay may death appointment. Ibig sabihin, lahat tayo ay mamamatay. Di na lang natin alam kung kailan ang Diyos ang nagtakda. At walang hindi makakalagpas, makakalagpas sa kamatayan. Ayon sa Hebreo 9:27, okay? Lahat mamamatay at lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Okay? Ngayon, sa pagharap sa hukuman ng Diyos, ay merong dalawa na hukuman na ating haharapin. Una, sa hindi mananampalataya, ang haharapin niyang hukuman ay tinatawag sa Biblia na the Great White Throne. Dito sa the Great White Throne, all the unbelievers, when I say unbelievers, hindi sumampalataya kay Jesus ng totoo, ano? They will all be judged according to their works. And whoever will found guilty ay ang verdict, eternal punishment in hell. But unfortunately, according to the Bible, all men have sinned, lahat nagkasala. So sigurado, lahat na maharap sa Great White Throne, isa lang ang hatol doon. Guilty. Okay. Guilty. Ngayon, yung isa namang klaseng judgment na haharapin naman, this time sa mga believer naman. Dito, lahat ng sumampalataya sa Panginoon, yung tunay at tamang pananampalataya, dito naman naharap. Dito hindi hahatulan para patayin. Para hatulan ng eternal separation from God. Hindi dito tatanggap yung mga mananampalataya ng kanilang gantimpala ayon din sa kanilang ginawa habang nabubuhay pa rito sa lupa. Dinaibilig, nakasama po tayo doon sa haharap sa bima, seat of Christ. Ipakita natin yun. Yan. Ito yung the bima, seat of Christ. At yung isa naman, the Great White Throne. Okay. So, dalawang judgment na makikita natin at that time. Ngayon, dito sa verse 6, ang sabi ni Pablo, malapit na akong pumanaw. At pagkatapos doon, inahinintulad niya ang kanyang pagpanaw sa isang inumin na ihahandog. Tandaan natin si Apostol Pablo po ay magaling sa religious Judaism. Sapagkat nag-aral siya ng mabuti. Ang teacher niya ay si Gamaliel. During that time, si Gamaliel ay ang pinaka o the most noble na kilala pagdating sa pagtuturo ng religion. Okay. So, nung sinabi ni Apostol Pablo ito, na ilan tulad niya ang kanyang pagpanaw sa isang alak o sa isang inuming iahandog, ay meron siyang pinaportray dito na spiritual significance. Ibig sabihin po nito, handa po siya na aalis. Handa siya dahil alam niya na tulad ng isang inuming ay kalubot-lubot sa hari na siya iinuming. Alam po ninyo, in the time of ancient kings, ang mga hari po, okay, ang pinaka gustong-gustong ihandog sa hari at sa mga panahon na sinabi po,
ayong mga inumin. Usually yung mga wine. But during those days, yung ubas, usually ang pinibigay sa hari. At galak na galak yung hari kapag iinumin niya na yung alak, yung wine na yan. Kasi lalo na kung itong wine nito ay talagang tinubog ng panahon, sinubog ng panahon, na iningatan, pinireserva, pinagpaguran. Ano? At siguradong napakasarap sa panlasa ng hari at tuwang-tuwang hari. Parang ganun ang sinasabi ni Apostol Pablo, ako ay tila isang inumin na ihahandog na sa Panginoon. Sinasabi niya siya'y handa na. Natitiyak niya na malulugod ang Diyos sa pagsalubong niya, sa pagsalubong sa kanya ng Panginoon. In Psalms 116 verse 15, ang sabi diyan ng Diyos, okay, the death of the saints is precious in the sight of God. Ang kamatayan daw ng isang mananampalataya ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya tayo, tandaan po natin, yung iba sa atin na nalalangan, Lord, kunin mo na ako. Pero tandaan po ninyo ang sabi ng Panginoon, that is the day na kung saan very precious yung araw na yan. Kung paano isinilang ka sa mundo, ang pag-alis mo dito sa mundo bilang isang mananampalataya is so precious sa Panginoon ng Diyos. Amen? Kaya ganito naman ang nakikita ni Pablo. Ngayon sabi niya, I am prepared to die. I am confident. Tulad ng isang alak, alam kong malulugod ang hari na ako'y inumin bilang isang drink offering. Handang-handa siya. Okay? Ngayon, speaking of paghahanda, katandaan natin, ano, na importante daw, ayon sa Biblia, na isipin natin yung paghahanda natin sa kamatayan. Ecclesiastes chapter 7 verse 4, ang sabi po ni Solomon dito, ang isang tao na ang iniisip niya ay paghandaan ng kanyang kamatayan ay matalino. Ngunit mangmang ang isang tao na wala nang ginawa na isipin ay puro good time. Yan ni Solomon. So, katulad ni Apostol Pablo, talagang iniisip niya yung araw na siya'y aalis na sa mundong ito. Ngayon, may dalawang klase pong preparasyon na dapat natin na paghandaan, mga kapatid. Unang paghahanda para sa mga unbeliever. Sa mga unbeliever po, ang dapat na paghahanda nila ay kailangan siguraduhin nila na bago sila pumano sa mundong ito, ay nagkaroon sila ng tamang relasyon sa Panginoon Jesucristo. Can you say amen? Sa Proverbs 8:35, ang sabi diyan, whoever finds me, find life. Kung sino makasumpong sa akin, sabi ng Panginoon, ay magkakaroon ng buhay. So bilang isang unbeliever, yan dapat ang kanyang paghandaan. Sapagkat kung hindi niya masumpungan ang Panginoon, sinasabi ko, naniniwala man ito o hindi, the truth will shall remain that every one of us will face the judgment of God. Amen. Parang katulad lang yan doon sa Luke chapter 16, hindi siya naniniwala, namatay siya at pagtilan ng kanyang diwa, nakaharap siya sa hukuman ng Diyos at natanggap niya ang hatol. So, sa believer, tandaan natin, the only way for you to prepare is to find the wisdom of our Lord Jesus Christ. Believe on Him, surrender your life bago po dumating ang death appointment. Sa mga mananampalataya naman po, purihin ng Diyos sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay at sa akin. Handang-handa na tayo. Ngayon, bilang isang mananampalataya, ano yung paghahanda naman sa ating mga believer na? Yan yung manatili kang tapat sa Panginoon. Alam po ninyo, napakaganda po na dumating ang kamatayan natin, o maaaring ako, di ba nung posibong maaaring na? Napakaganda po abutan tayo ng death appointment na nananatili ka sa Panginoon, na gumagawa ka para sa Panginoon. Kaya say amen. Mahirap pong abutan ng kamatayan na nandun ka sa pa na naglalasing. Mahirap pong abutan ng kamatayan na nagnanakaw ka. Mas magandang abutan ka ng kamatayan habang ginagawa mo yung tinatawag na pagiging tapat sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya say amen.
So tandaan natin yung dalawang preparedness na yan. Ngayon, punta naman tayo ngayon sa second point po natin. Sa second point natin, dito, the testimony of Apostle Paul. Okay, may tatlong testimony ayon dito sa kanyang isinulat. Unang testimony niya, sabi niya, I fought the good fight. Pangalawang testimony niya, I finished the race. At pangatlong testimony niya bilang lingkod ng Panginoon, sabi niya, I kept the faith. So, unang testimony, I fought the good fight. Si Apostol Pablo, bago po siya naging Kristiyano, ay paniwalang-paniwala po siya na he's fighting the good fight. Ipinaglalaban niya ang kanyang relihiyon na tinatawag na Judaism o Judismo. Okay? Particularly, si Apostle Paul ay nasa sekta ng Pharisee. Because may apat na sekta ang Judaism. The Pharisees, the Sadducees, the Essenes, and the Zealots. Particularly, si Apostle Paul ay nasa sekta ng Pharisee under Judaism. At ang doktrina, isa sa main doktrina ng Judaism ay makakamtan ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging tapat o sa kautusan. Okay, yung keeping the law. Yan ang isa sa main doktrina ng Judaism. Which is very contradicting sa teaching ng Panginoong Hesus, sapagkat ang teaching ni Hesus Kristo, ang sumasampalataya sa akin ay maliligtas. At patuloy pa pinaliwanag sa maraming talata, for example, Galatians 2:16, sa pamamagitan ng pananalig kay Hesus ay naliligtas o napapatawad ng isang tao at hindi sa pagsunod sa kautusan. So, ang laki po ng pinagkaiba. Kaya during that time, itong si Apostle Paul, ang tingin niya sa Christianity ay kalabang mortal ng kanyang ipinaglalaban na reliyon. At that time, ang nasa isip niya, I'm fighting the good fight. Sa tingin niya, tama ang pinaglalaban mo at I'm willing to die sa aking reliyon na Judismo. Sabi nga, isininang akong Judismo, mamamatay ako sa reliyong Judismo. Yan ang stand ni Apostle Pablo nung hindi pa siya naging Christian. Mababasa natin yan sa Acts chapter 26, verse 9 hanggang verse 11. Ang sabi po ni Apostle Paul diyan, noong una, aking inakala na ang pag-usig ko sa mga tumatawag sa pangalan ni Hesus Kristo ay tama. Talagang pinipersecute ko lahat ng makita kong Kristiyano. Lahat ng mga bahay ay aking pinapasok. Hinahanap ko, basta't may nakita kong Kristiyano, pahihirapan ko siya at marami akong ipinapatay na Kristiyano, ang sabi ni Pablo. At habang ginagawa po niya yon, ay paniwalang-paniwala siya na he's fighting the good fight. Ang alam niya, yun ang tama. Hanggang dumating sa isang araw, napapunta si Apostle Pablo sa Jerusalem at dadaan siya doon sa road of Damascus, ay nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus. Okay? Take note, tapos nang mailibing, tapos nang mamatay si Hesus Kristo, nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus in the way of the Jerusalem. Hindi lang nagpakita kay Pablo, kinausap pa siya. At hindi lang siya kinausap, binigyan pa siya ng misyon. Ang sabi sa Acts 9:15, Paul, sabi niya kay Saulo, tinawag siya sa pangalang Kibro, Saulo, gagawin kita na tagapahayag ng magandang balita sa mga hintil. Ayan. Sinabi sa kanya ang dapat niyang gawin. At since then, itong si Pablo, yung kanyang paninindigan sa kanyang reliyon na Judaism ay bigla pong nabaliktad. Yung kanyang pinipersecute na pananampalatayang Kristiyano, ngayon yun ang kanyang ipinaglalaban. Nagkaroon ng encounter kay him. Ngayon, matanong po natin, paano naman kaya nakakasigurado si Apostol Pablo na this time na tama na ang kanyang pinaglalaban? Makikita natin ang karakter ni Apostol Pablo ay talagang may paninindigan siya. Pero paano siya nakakasigurado na ngayon yung pinaglalaban niyang Christianity
Oo, pananampalataya yung Kristiyano, this time ay totoo. Baka naman dumating ang time, magbago din siya. Ano ang nakita kaya ni Apostol Pablo? What gives him the assurance na this time, ang pananampalatayang pinaglalaban niya ay sigurado? That he is now fighting the good fight. Ang sagot ay nasa Acts 26 verse 8. Okay, ang context nito sa Acts 26 verse 8, mga kapatid, kausap ni Hari Agripa si Apostol Pablo, binigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. At isinasaysay ni Apostol Pablo kung ano ang na-encounter niya sa Acts chapter 9. Sabi niya sa verse 8, bakit ba mahirap sa inyong paniwalaan na bubuhayin ng Diyos ang mga patay? Again, I have to remind mga kapatid na si Apostol Pablo ay bihasa sa relihiyong Judaismo. Yung sinabi niyang bubuhayin ng Diyos ang mga patay, again, may tinutumbo si Pablo rito. It talks about salvation. Hindi yung literal na patay, bubuhayin, parang zombie lang. Hindi, ang tinutukoy nito ni Apostol Pablo is about sa kaligtasan. Bakit pa mahirap sa inyong paniwalaan na bubuhayin ng Diyos ang mga patay? Speaking of kaligtasan. Ngayon, going back to Acts chapter 9, yung event na tinawag siya ng Panginoon, ito ang nakita ni Apostol Pablo, si Jesus buhay. Nandoon si Jesus, kitang-kita ng dalawang mata niya. Take note, una hindi niya pinaniniwalaan na nabuhay si Jesus. Narinig niya sa mga apostol yun, pero hindi siya naniniwala. Para sa kanya, kasinungalingan ang pananampalatayang Kristiyano. Dahil naniniwala siya na sa kanilang turo, sa kanilang relihiyon, ang maliligtas lamang ay yawang tapat sa kautusan. Ama? Pero nakita niya si Jesus buhay. Nakatulad ng tinuturo ni Jesus Kristo na siya'y muling mabubuhay. Napakahalaga ito kay Apostol Pablo. In fact, binigyan niya ng emphasis itong teaching na ito na muling nabuhay si Jesus Kristo. Okay? Sa sulat niya sa 1 Corinthians chapter 15, beginning from verse 3 hanggang verse 8, ang sabi diyan ni Apostol Pablo, inilalahad niya, ito ang pinakamahalagang aral na natanggap ko. Ito ang sabi niya, pinakamahalagang aral. Na si Jesus, ayon sa kasulatan, ay mamamatay. Ililibing at sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan, ay muling mabubuhay. At inilahad diyan ni Pablo, pagkatapos ng mabuhay, nagpakita siya. Sa una sa kanyang mga four disciples, una si Peter. Ano? Si Pedro. Yan ang tayo. Pagkatapos doon, nagpakita siya sa 500 na mga mananampalataya pa, 500 na mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. At pagkatapos doon, nagpakita pa siya sa mga iba pang apostol. At pagkatapos doon, nagpakita rin siya sa akin. At beginning from verse 12, tatanong tayo, ang paliwanag na naman po ni Apostol Pablo, sinasabi ko sa inyo, kung hindi totoo na nabuhay si Jesus Kristo, ay walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano. Pagdating sa verse 17 ng 18, ang sabi pa niya, kung hindi totoo nabuhay muli si Jesus Kristo, hindi totoo na ang iyong kasalanan ay napatawad, ibig sabihin na nanatili pa rin makasalanan ka at hindi totoo napatawad ang kasalanan mo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pero nakita niya si Jesus, nakausap niya, nakita ng dalawang mata niya. Kaya doon na-realize niya, itong nakita ni Apostol Pablo, ito ang tunay na pananampalataya. Dahil sa buong kasaysayan, ang tagal kong nagsaliksik ayon kay Pablo sa kanyang pagsasaliksik ng reliyon, ngayon ko lang nakita na totoo palang sinasabi ng Kristo na ito na sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya, ikaw ay maliligtas sa pagkat nabuhay si Jesus. Amen. Sa ilakihan natin yung 1 Corinthians 15 verse 7 lang muna para makita nila na. Sabi rito ni 17 na 1 Corinthians 15:17. Tingnan mo no, kung paano binigyan ng emphasis ni Apostol Pablo ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ang sabi rito, and if Christ has not been raised, your faith is worthless, you are still in your sins. At ang sabi ng 18, ayan, then those also who have fallen asleep in Christ will perish.
Pero dahil nakita ni Pablo, wow, ito ang tunay. Because Jesus Christ, nung nabubuhay pa siya at narinig ni Pablo yan, ang maniniwala sa akin, ang sasampalatay sa akin, dadapot siya mamatay, siya muli yung nabubuhay sapagkat ako ang daan, ang kaligtasan, ang katotohanan. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko for the first time. Na-enlighten si Pablo. Tunay itong pananampalatay. Kaya ever since, ang pinaglaban na ni Pablo ay ang tamang pananampalataya. Kaya sinabi niya dito sa talatay nito, I fought the good fight. Sigurado na natama ang kanyang ipinaglalaban na pananampalataya. Amen. Ngayon ang tanong, how about us? Paano tayo? Kung tatanungin ko kayo, kahit isa sa atin dito, walang nakakita kay Jesus, tama? Going back in the time of apostles, first 2,000 years ago, 2,000 years, nakita ng mga apostol, nakita ni Pablo si Jesus. Pero tayo, nakita ba natin? Paano natin masisigurado that right now, we are also fighting the good fight? Na nasa tamang pananampalataya tayo. How are we be assured? Ika nga, paano natin masasabi that the fight we are fighting for is worthy? We are also worthy to die for this kind of faith. Tingnan natin ang turo ng Panginoong Hesukristo. In Matthew chapter 5 verse 8, ang sabi ni Jesus, ang turo niya. Listen, alam, Matthew 5:8. Mapalad ang mga malinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Again, itong term na ito, makikita ang Diyos, ang ibig sabihin niya ang kaligtasan. Sapagkat ang mga ligtas lamang ang makakakita sa Diyos. Actually, ang reference is Revelation chapter 22 verse 4. Doon sa Revelation chapter 22 verse 4, nasa kaharian na, nasa kingdom na ang mga mananampalataya, sabi sa verse 4, and they shall see the face of God. Eh, sabi ni Jesus, ang malinis ang puso ang makakakita sa Diyos, ibig sabihin maliligtas. Pero sinabi rin naman ni Jesus sa Mark chapter 7 verse 21 hanggang 23, ang sabi ni Jesus diyan, subalit marumi ang puso ng tao, ibig sabihin makasalanan ang puso ng tao. Okay? So paano magiging malinis? Ang sagot, ang pananalig sa Panginoong Jesus ang siyang maglilinis sa ating mga puso. So that we will be able to see God. In Acts chapter 15 verse 9, yan ang sinasabi, nalinis ang ating mga puso, Hintilman at Hudyo sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Amen. At itinuturo pa ni Jesucristo sa John chapter 20 verse 29, mapalad ang naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakita. Kasama tayo doon sa mapalad na yon. Hindi man natin nakita literally ng ating dalawang mata o narinig audible ang boses ng ating Panginoong Hesukristo, pero ayon dito sa turo ni Jesus, ang naniniwala sa akin kahit hindi ako nakita, mapalad ang tawag sa iyo, nalinis ang iyong puso, therefore makikita mo ang mukha ng Diyos. May you say amen. Amen. At hindi ko salita yun, pangako ng Diyos yun. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin siya palakpakan? Therefore, katulad ni Apostol Pablo, we are also sure that we are fighting the good fight. Tama ang ating pananampalataya na ipinaglalaban. Amen. So next, na testament ni Apostol Pablo, I fought the good fight. Next, sabi niya, I finished the race. Tinapos ko ang karera. Okay, so I finished the race. Si Apostol Pablo, nung tinawag siya ng Panginoon, hindi na bago kay Apostol Pablo kung anong mararanasan niya sa paglilingkod niya sa Diyos. Ang unang pagtawag pa lang sa kanya ng Panginoon in Acts chapter 9 verse 16, ang sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, daranas ka ng maraming hirap. Lo,
nung bago ko pa sumampalatay sa Panginoon, sabi ni Jesus sa John 16 verse 1 to 3, pinauuna ko ito sa inyo, ang iba sa inyo ipapapatay. Ang iba sa inyo dadalihin sa mga sanhedrin. Bakit gagawin ito? Dahil kayo ay sasampalataya sa akin. Sabi pa ni Jesus sa John 15:20, hindi higit ang mga alipin sa kanyang Panginoon. Kung paano inusig nila ako, uusigin din nila kayo dahil sa pananampalataya niyo sa akin. Hello? Si Pablo, bago siya sumunod sa Panginoon, pinangunahan na siya ni Jesus. Maraming hirap kang daranasin, Pablo, sa pagsunod mo sa akin. At hindi lang isang beses sinabi kay Pablo, kundi pa ulit-ulit na nilalaman kay Pablo, Pablo, daranas ka ng maraming hirap. Acts chapter 20 verse 23, ang sabi diyan ni Pablo, sa lahat ng bayan na aking pupuntahan, lagi akong pinaalalahanan ng Espiritu Santo na Pablo, ikaw ay mabibilang ko at uusigin. Maraming bayan pinuntahan si Pablo. So, paulit-ulit. Pero ang napakaganda yung sabi ni Pablo sa verse 24. Ang sabi niya sa verse 24, walang halaga sa akin ang aking buhay. Ang mahalaga sa akin ay magawa ko ang ipinapagawa ng Diyos sa akin. Hallelujah! Ang focus ni Pedro, ah, ni Pedro na naman tuloy eh, ni Pablo. Seryoso na eh, iiyak na sila eh. Okay. Ang focus ni Pablo, mga kapatid, asan? Hindi sa sufferings. Hindi sa paghihirap. Ang focus ni Pablo ay matapos niya ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. Tayo mga Kristiyano, ariyo? Taas ang kamay ng kiniklim niyang Kristiyano, sa taas po kamay. Handa ka bang maghirap para sa Panginoon? Sinabi niyo, hindi naman ah. Marami din siya. Ang karamihan ang akala ng iba, pag naging Kristiyano ako, wala ng problema. Umpisa na ng pagyaman ko, prosperity preaching. Magkakakotsi na ako, magkakabahay na ako, Kristiyano na ako. Pero sabi ni Jesus, andinaw, dahil sa pananampalataya mo sa akin, buusigin ka ng marami. Amen? Alam ni Pablo yan, na mararanasan niya ang pag-uusig. Pero ang focus niya, hindi yung suffering. Kung hindi magawa niya ang pinapagawa sa kanya. Kaya bilang isang tagasunod ng Panginoon, mga kapatid ko, huwag na kayong mag-surprise. Ba't ang dami mong binaranas na hirap bilang Kristiyano? Dapat ang focus mo, kapatid, magawa mo ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ano ba pinapagawa sa iyo ng Diyos? Dapat alam mo yan. Unang-una, huwag mo siyang ikahiya. Dapat proud ka na ipagmalaki mo na ikaw ay binago ng Diyos. Isa pa lang yun. Pangalawa, natungkuli mo bilang mananampalataya ng Diyos. Ano yun? Ang ibigin mo ang kapatid sa Panginoon. Ito, ang dami sa atin. Bakit ba ang dami mong sama ng loob sa kapatid mo pa? Sa pananampalataya. When it's your goal to love your neighbor. Amen? Anong turo ni Jesus? Ibigin mo ang iyong kaaway. Kung sa kaaway, ang turo niya ibigin. E paano sa kapatid mo? Ibigin mo ang buhay mo para sa kapatid mo. Yan dalawang bagay lang na yan. Mission na natin yan. At huwag kang mag-focus sa suffering. Mag-focus ka na matupad mo ang mission mo. Upang sa gayong pag-aharap ka sa nasa Panginoon, katulad ng sabi ni Pablo, ako ay tila isang inuming hiyahandog na sa ating Panginoon. Ang sarap ng inom. Ang sarap ng pagtanggap sa iyo ng Diyos. Masa yun na.
Kaya okay lang. Dahil ang persecution ay tanda na ikaw ay kasama sa pamilya ng Diyos. Tingnan pa natin. Sabi ni Pablo, I finish the race. Tinapos nito sa kabila ng lahat. Ganun din tayo. Sabi natin sa ating sarili, we will also finish the race. Our great example, our Lord Jesus Christ, he finished the race. Amen? Punta tayo sa susunod. I kept the faith. Third testimony ni Apostle Pablo, I kept the faith. Alam po ninyo, noong mga panahon na isinulat ito ni Pablo, he is now in the lowest point of his life. Lahat ng susuporta kay Pablo sa mga panahon na yan, lalo ka-apostol siya, ay makakaranas din ng execution katulad sa mga naranasan ng iba. Kaya ano nangyari? 2 Timothy 1:15, sabi dito ni Pablo, iniwan ako ng lahat ng kapatid sa pananampalataya sa Asia. Iniwan din ako ni Hermogenes at Philelo. Iniwan siya. Iniwan siya in the lowest point of his life. Iniwan siya kung saan kailangan niya ng karamay. At take note, mga kapatid ko sa pananampalataya. Dahil kapag nalaman na tinutulungan nila si Pablo, sigurado papapatay din si Nero. Because there are already more than 3,000 Christians executed to death. Tinalikuran nila si Pablo. 2 Timothy chapter 4 verse 10, and even Demas left me alone. Sino ba si Demas? Philippians 1:20, ito yung masugid na kasama lagi ni Pablo nung wala pa ang matinding persecution sa Christians. Pero even Demas left him. Ito yung mga kakilala ni Nambatos, ni Lucas. Ang dami-daming kasama ni Pablo noon. Numayos-ayos pa ang buhay niya. When it comes to the lowest point, halos walang natira. Ang natira lang, iilan. Verse 11, 2 Timothy 4:11, ang natira lang si Lucas. Natira si Onesiphorus. Tatalawa. Pati ito si Timothy nga. Ang dami nila, iilan ang natira. You know, we can reflect this sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Katulad ni Pablo, makikita lang natin kung sino ang tapat sa ating buhay when it comes to the lowest point of our life. Hello, diba ba kayo? I even experienced this in my own life. Mga kuhay na kulong, na dalawang tao na iwan sa buhay ko na binibisita ako sa kulungan, nanay ko at ang anak ko. Hindi ko pa kaibigan si Maricor, si Ate Meriano, hindi ko pa sila kilala. Lahat iniwan ako. Yung mga kasama ko lagi sa barkada, nawala. Kasama ko sa trabaho, lahat nawala. In the lowest point of my life, and even in the lowest point of your life, doon makikita ko sino ang tapat. Applicable dito sa pagrerelasyon. Huwag mong sabihin siya na ang tapat sa akin. You can never tell that hanggat hindi mo siya naranasan in the lowest point of your life kung mananatili siya o iiwan ka. Naranasan dito in fact ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi nalalayo sa naranasan ni Pablo. In John chapter 6 verse 66, na sabi diyan, napakita mo. Sabi ni Jesus, ang context dito, una puro himala si Jesus. Nagpapakain siya, wow, ito na ang Messiah, ito na ang ating hari. Sundan natin siya. Puro blessing, puro himala, blessing, himala, puro positive lang. Pero nung sinabi na ni Jesus, John chapter 6, papasok na ako sa Jerusalem.
Ako ay mayahandog na. Mararanasan ko ang pag-uusi, kukutsain ako, at ang ending ko, papatayin ako dun sa krus. Pagdating dyan sa John 66, lumayo ang maraming sumusunod kay Jesus. Marami. At ang sabi kahit kailan, hindi na sumama sa kanya. Ilan lang ang naliwag nung nakapago na sa Jesus ang kanyang ina at si Apostle John. Nakakalungkot pati si Pedro tumakbo. Hello? As a Christian, mga kapatid, daranasin mo. There will be a point in your life and God will allow it, believe it or not. Bilang isang tunay na mananampalataya, ipaparanas sa iyo ng Diyos. Makakaranas ka ng lowest point in your life, dyan mo makikita kung sino ang hindi ka iniwan. Palakpakan natin siya. And I pray to our Lord, mga kapatid, dito, nawa sa abag ng Diyos. Pwede ba natin sabihin walang imanan? Blessing man o kahirapan. Hello. Hallelujah. Palapakan natin. Next. Tandaan natin na wala ang lahat. Kahit nga gamit, wala na si Pablo. 2 Timothy 4.13 Timothy, pagpunta mo rito, dalhin mo naman yung damit ko dyan. Wala na kong isok dito. By the way, winter, yung panahon na yun, taglangin. Pati yung libro ko ha, napaborito ko, dalhin mo rito yung binalot sa balat. Meaning to say, habang nakakulong si Apostol Pablo, kahit gamit, wala siya. Iniwan na siya, wala pa siyang gamit. Walang-wala nang natira, mga kapatid. Ano ang naiwan? Ano ang sabi niya? But I kept the faith. Hallelujah. Mga kapatid, mawala man ang lahat sa'yo, isa lang ang huwag kang papayag na mawala sa'yo. Ano yun? Ang pananampalataya mo sa Diyos. Huwag kang papayag mawala. Tulad ng Apostol Pablo. But I have kept the faith. Dahil hanggat may pananampalataya ka, sinasabi ko sa'yo, Christ is enough. Amen. Amen. Ang Diyos lang sapat na. Hallelujah. Ngayon, sa point 3. Ito tayo sa point 3. The crown that awaits upon sa Lord. Sabi ni Pablo, alis na. Ngayon, sasalubuin ko na ang Panginoon. Sasalubuin din niya ako at igagawad niya sa akin ang aking corona. Gagawad sa atin ang corona na naghihintay sa atin sa langit. Guaranteed, lahat po ng paghihirap na dinanas mo dito sa lupa, walang katumbas ang corona na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pagtitiis mo, for the sake of the Lord, gagantihan ng Diyos yan. Hebrews 6:18, ang sabi dyan, walang katumbas ang inihanda ng Diyos sa labi. Kahit anong klaseng hirap ang dinanas mo, walang katumbas. Hindi mo ma-explain kung anong klaseng kagalakan kapag nasa iyo na ang gantimpala. At garantisado, ibibigay sa iyo ng Diyos yun. At tulad na sabi ni Pablo dito, in fact, hindi lang ako, kundi marami pa na mga nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya. Kakantan din nila ang koronang pangako ng Panginoon. Mga pagpapalang ipinangako ng Diyos. Amen. Acts chapter 14 verse 22, sabi dyan, bago tayo makapasok sa kariyan ng Diyos, taranas muna tayo ng iba't-ibang klase ng hirap. Pero ang bilang ni Pedro, 1 Peter 1:6, pero ibilang mong kagalakan
ang bawat pagsubok na daranasin mo. Sapagkat yan ay panandalian lamang, mga kapatid, ang buhay natin dito sa daigdig. Short time lang. Pero ang naghihintay na wala katapusan pagpapalan ng Diyos ay hindi matatapos at eternity. Can you say, amen? Hallelujah. Palakpakan natin siya. Kaya mga kapatid, again, matulad ng testimony ng buhay ni Apostle Pablo, kaya din natin gawin. Because number one, malagawa natin yan. Remember this, bakit nagawa lahat ni Apostle Pablo? Hindi siya iniwan ng Panginoon. Hello? Kahit kailan, hindi nag-isa sa laban si Apostle Pablo. Amen. So what we have learned for today, we all have an appointment. Be prepared. The unbelievers must believe in Jesus now. Huwag mo lang ipagpabukas. Di mo alam kailan darating ang atol. Okay? And the believer must continue in faith. Sa atin namang mananampalataya na magpatuloy tayo na maging tapat sa pananampalataya na sa atin. Amen? Number two, Paul's testimony. Fight the good fight. Ang pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus at nakita niya ito, he saw that Christ has risen. Yan ang naging matibay na kanyang pakikipaglaban. Kaya hindi na mababago ang kanyang pananampalataya. I keep the faith. Kailangan kahit mawala ang lahat, importante, huwag mawawala ang pananampalataya sa atin. And he finished the race. Focus not on suffering, but focus on fulfilling our missions. We all have missions in the Lord. Amen? And finally, Paul will be crowned the crown of righteousness. After difficult times, great rewards awaits us. Tayo manalangin, Amang Diyos, salamat po sa mensahe mo sa hapon na ito. Lord God, it is already given as a true followers bilang isang tunay na lumalaban sa good fight. It is already given that we will face different difficulties in life because we deny ourselves, O Lord, and we just submit for your will, O Lord. Lord, thank you once again that you remind us today na hindi masasayang, na lahat ito ay may kabuluhan, O Lord, sapagkat ang aming Diyos na pinaglalaban ang pananampalataya ang aming pinangahawakan is guaranteed assured because you have risen, O Lord, from the dead. Ang aming pananampalataya sa Panginoon ay garantisadong napatawad ang aming mga kasalanan. At garantisado rin na kami po makikita ka namin sa iyong kaharian. At hindi ka lamang namin makikita, O Diyos. Lord, ibibigay mo pa ang mga pangakong pagpapala mo. Tatapusin mo na, O Lord, ang hirap namin at papalitan mo ito, Panginoon, na walang katapusang kaluwalhatian mula sa iyo, O Diyos. Lord, sa mga oras nito, nawa itong aral na ito ay magbigay ng panibagong lakas sa aking mga kapatid na napanghihinaan na Panginoon, that you have reminded us, O Lord, about this message. Lord, itinatagubilin ko na po itong aral na ito, itong salita na ito, na siyang humubog pa po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat at ito po aming dalangin sa iyo, Diyos Ama, sa alam ng anak ni Jesus, sa aming Panginoon at tagapagligtas, at sa Espiritu Santo. Amen. God bless you.